Ayun, what's up mga kapet? Eto na naman ho tayo, magbibida-bida na naman at syempre Tagalog na. Bakit? Naubos na talaga yung English natin. Gandang umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, madaling araw. Depende kung anong oras mo pinapanood to, magandang araw sa'yo. At muli, nais ko pa rin po magpasalamat sa mga taong sumuporta, sumusuporta at susuporta pa. At kung nais nyo pong mag-ambag, wag na wag ho kayo mahihiya. Pindutin nyo ho yung subscribe button na tinuturo ko at i-on nyo na rin ho yung notification bell para at least kahit puro ebas ko lamang ho to, updated naman ho kayo sa pag-eebas ko. Pero ano nga ho bang meron ngayon? Nag-update ho ulit sila kahapon at ngayon about sa mga in-stake natin at sa in-game staking. Tignan ho natin kung magkano ho ba talaga yung kikitain natin pagdating ng in-game staking. Wala na pa tumpik-tumpik pa, simulan na natin to. So ayun nga mga boss, mga kapet, di ba? Lipat na ho tayo para ano, kasi medyo quickie lang to. Siningit lang din ho natin sa ating trabaho. Punta ho muna tayo ng eto. Nag-update si Boss Bugsy about sa BSC Station. Okay? Ito yung sagot. Nagtanong na rin siya personally kung ano yung nangyari. Hindi man ho tayo nakakatanggap ng reply or response from them. At least, yun nga. Kahit pa paano, nakakuha ng reply si Boss Bugsy. Unfortunately, August 24 pa siya nagtanong. Diba? Wala. Hindi ko alam kung anong meron ngayon. Pero ito yung pinaka-update. Pero at least, maganda naman yung naisagot nila kahit papano. Tinry ko rin tignan yung page nila sa Telegram. Okay. Ito naman yung sinabi nila. Okay. Ngayon lang din ho to, admin naman. Okay. We have finished the audited by certic and fixed by technical issue. Okay. Babalik na ho siya ng from V1 to V2 tomorrow afternoon. Bale, bukas na siya mangyayari. Estimated time, 10 a.m. UTC. Try nyo na lang ho din convert. Hindi ko ho talaga alam kung paano i-convert ng manual yan. Ginugoogle ko lang ho. Details instruction will be released next few hours. Please release details report kung ano-ano pa. Yun nga, maraming salamat daw dun sa patuloy na pagpahingi na magbigay natin ng pasensya sa pag-unawa. O ngayon mga boss, ito yung update dun sa mga nagpapanik at yung may mga ano tawag dito, may mga kuro-kuro na kung ano yung nangyayari sa BSC Station. At least kahit papano, meron tayong peace of mind kasi nga bukas okay na siya. Pero ngayon mga boss, eto kasi yan. Nagpost din si Boss Bugsy about dito, pero dito na tayo sa page ng My DeFi Pet. Nilabas nila to, yung in-game staking. Technically this is going to be a preview mga boss ha. Preview lamang ho to. Tulad nga ho na nabanggit nila, still under development. Pero with this kind of preview, try nating alamin kung magkano ho ba yung pwede nating kitain dito with this kind of information and data provided to us. Okay? Kasi maraming may mga kanya-kanya hong computation. So, yung sa akin, kukompyutin ko siya kung paano ko siya naintindihan. Maaring yung iba ay iba rin ho yung intindi at yung iba naman ay meron ding mas mainam na pag-compute. Naway, ma-share nyo rin po sa amin dito sa channel kung paano nyo na i-compute. But on my end, I'm gonna show this to you. Ito, punta ko tayo ng math ulit. Excel. Okay. APR 69, yun naman yung nakalagay, 69%. Possible earnings for every 2 pets. Ito yung nakalagay dyan. Earned 0.09, nakacheck, 2 pets. Okay. Tapos number of days, 3 days. Bakit ko nilagay na 3 days? Hindi ko ho alam kung anong orasan ho ang gamit na itong mga to saka anong kalendaryo ng mga pet natin. Hindi ko alam. Baka kasi talagang preview lang siya. So, kukomputing ko lang siya as 3 days. Okay? Kasi 2 days and 38 hours, medyo naguluhan ho ako ng konti. Pagpasensyaan nyo na ho. Ginawa ko lang din hong 3 para at least mas madali siya makompute. Okay? Number of pets, 2. Nabanggit ko naman kasi nga 2 yung nakacheck dito. Ngayon, mga boss, stake pet, 10. Bakit 10? 10 naman din ho yung nakalagay dito. Tapos, days of staking, 30 days. Bakit 30 days? Kasi, mga boss, nakalagay naman dun sa initial na discussion natin is 30 days yung para ako nababahing. Hindi ko alam kung bakit. Pag nabumahing ako, wala nang cut-cut to ah. Days of staking, 30 days. O ngayon, mga boss, 30 days siya na nakastake. Ngayon, mga boss, tinry ko siyang hatiin per 1 pet. Bakit? Kasi 2 pets to, 0.09. Bakit ko ginawang per pet? Kasi yung iba ho sa atin gusto mailagay lang nila. 3 pets. Hindi naman ho lahat
tulad nung iba na, Diyos ko, 100 yung mga pets mahigit. Diba? Compute natin per isa lang muna. Tsaka dun lang ho sa abot ng ating makakaya. 17 lang ho yun sa akin. So, i-consider na lang natin yung mas konti pa. Kaya, gagawin ko siya as isa. Pero, sa 10 pets pa rin ho. Okay? Kasi 10 ho yung given. Ngayon, per pet, okay, in a span of 3 days, meron kang earnings sa 0.045. Kalahati lang po yan ng 0.09. Ngayon, mga boss, sa loob ng isang araw, per pet is 0.015. Okay? Ang earnings mo per day. Ngayon, mga boss, ito, sa span ng 30 days, 0.45 ang earnings mo per pet. Okay? So, boss, ano pinagbasihan ko dito? Kung ano lamang ho yung data. Pero alam ho natin, sa mga nag-stake dun sa may mga experience na, yung APR bumababa ho talaga yan. Literal. Depende ho yan sa total rewards, depende rin ho yan kung anong mechanics yung gagamitin. Pero ang pagbabasihan lang ho natin ay kung ano ho yung nakikita natin. Kasi, pwede rin hong iba yung maging situation dito. Excuse. Ibang situation dito. Lalo na kung instead na total rewards ang pagbabasihan, ang pagbabasihan kung gaano karami yung in-stake mo. Example, tatlong isang pet, 3D pet token, di ba? Sa loob ng 1 year, makaka-earn ka ng 69% niyan. Okay? Kung ano man 69% niyan, compute na lang din natin. Kung 10 naman yung nilagay mo, which is 30D pet tokens, 69% yan per annum, divide na lang ho natin yan ng 12 para makuha natin yung per months. Kung ganun ho yung mangyayari. Ngayon, mga boss, syempre, hindi rin ho natin alam, baka mamaya, kung ganun yung gagawing sitwasyon, kung ano yung value ng pet natin, yun yung pagbabasihan ng earnings, paano ho yung evolve, which is 6 ho ang isang evolve na T-Pet token. Kung 10 naman ho yan, magiging 60 yan. Diba? Ito ho yung ibig ko sabihin. So, maghihintay at maghihintay pa rin ho tayo ng actual mechanics and actual na data kung ano man ho yung maibigay nila so that matansya rin ho natin kung mag-i-stake ho ba tayo or hindi. But on this specific data na meron ho tayo, okay, huwag nyo na hong pansinin to, delete na lang natin yan. Okay. Ito mga boss, 0.45 siya sa loob ng 3 araw at sa loob ng 30 days. Sa 10 pet mo, 4.5. D-PET tokens yung possible na pwede mong ma-earn. Nabanggit nila before din na may PET / D-PET. So, hindi natin alam. Okay? Hindi pa natin alam kasi nga, still under development pa rin ho mga boss. Ngayon, maraming magre-react sa atin na masyadong mababa yung APR. Pwedeng gawin na sana mas mataas, etc. etc. But, eto nga mga boss. Okay? Given naman na rin. Okay? Marami na rin hong dumana sa atin sa BSC Station, saka doon sa Cardia na yung mga nag-stake na hindi naman talaga ganun kalaki din talaga yung earnings. Okay. Pero boss, ito lang naman ho yung akin. Okay. Kasi sa akin, kung magbabasihan ko is in a span of 1 month, meron akong libreng 4.5, pwede na rin. Kung digit na 4.5 yan ha. Siyempre, di ba, ibang usapan yan. Kasi kung liliit pa yung APR natin, ang sakit naman masyado, eh, magtatanim na lang talaga ako ng ano. Magtatanim na lang ako ng patatas. Magpapataas na lang ako, level. Di ba? Kaya boss, ito, lahat naman itong kinukompute natin, karamihan dito, speculation pa lang. Okay? Pinagbasihan lang din ho natin kung ano man ho yung preview na ibinigay nila. So, hindi pa rin ho natin talaga sure. Pero, kung ito, halimbawa lang, kung ito talaga yung data, mukhang kailangan kong magkaroon ng bagong strategy sa gagawin ko. Okay? Kung maglalagay ba ako talaga ng 10? Kasi kailangan ko i-consider yung possibility na bumaba yung value nung mga pets ko pagka na-stake ko na ng twice. Diba? Kailangan ko rin kasi i-consider yun eh. Tapos, kailangan ko rin i-consider yung part na kung saan na paano yung halimbawa na kailanganin ko bigla. Na bigla silang mapaaga pala ng play to earn. Ang dami sobrang senaryo mga boss. Ako na ho nagsasabi sa inyo na naglalaro sa isip ko. Iilan pa lang ho yan. Idagdag pa ho natin yung mga comments ng mga subscriber natin pagdating dito. Diba? Yung iba, naiisip nila, pwedeng hindi magkaroon ng lesser value yung mga pets kasi once nga naman na sumirit ng to the moon yung my DeFi pet na game, tataas yung value. Sobrang dami nating alam niyo yun, ang daming pwedeng mangyari mapa-negative mga mapa-positive, 'di ba?
Hindi natin maiiwasan yan, mga boss. Okay? Kaya ako, binaya ko siya ng ganito para at least meron akong preview din ng possible na pwedeng mangyari. Okay? Kasi ang hirap nito, boss, kung meron kasi isang merong ibang computation na pwedeng natin mapataas to. Okay? Mapataas to the point na parang too good to be true na. Kaya lang kasi, mga boss, kung kukompute natin siya as ganun, nang wala tayong exact data, mahirap naman din, boss, mag-speculate ng sobrang taas. Alam naman ho natin yan na ako talaga, doon lang ho tayo sa conservative part. Okay? Mabuti na ho yung medyo mababa yung expectation natin. Okay? Ako lang talaga, pagdating dito sa update na to, may update na rin naman sila. Ilang araw na lang ho, September na. Okay, ini-expect ko na anytime soon maglalabas sila na maglalabas ng kung ano-anong data. I just, alam nyo yan, ako talaga dasal-dasal ko lang, sana smooth. Kung meron man setbacks, sana minor na lang talaga. Okay, kasi sobrang, hindi talaga eh, ako hindi ako magiging plastic sa inyo, medyo kinakabahan ako at natatakot na rin. Okay, dahil may mga nangyari na at hindi na natin maiiwasan na hindi natin maaalis yung possibility na pwede siya mangyari. But for this specific update, okay, pag ito okay at smooth, maayos, syempre pambawi yan, mga boss, diba? Pero up until dun sa point na kung saan medyo, alam nyo yan, kumbaga nandun pa rin yung kaba at takot natin na kahit papano medyo papalpak. Kung magiging logical tayo dun sa part naman na yon, we all know for a fact din naman na in-acknowledge na rin nila na it is still under development, na hindi naman nila kagad mapaperfect. O ngayon, nasa sa atin na po ngayon yan kung ano magiging decision natin, kung ano man ho yung gagawin nating move pagdating sa mga ganitong setup. Pero on my end, since lahat naman ho ako naka-hold sa ngayon, okay, depende ho yan sa mangyayari, depende ho sa sitwasyon kung ano man ho yung move na gagawin ko. Okay, mapa-negative man yan, mapa-positive, ebas natin yan. Okay? Wala eh, ganun ho talaga, di ba? Wala naman ho tayong magagawa rin doon, wala rin ho akong full control doon. Wala rin ho silang full control sa pwedeng mangyari, except that they are acknowledging the factors at the same time, nagsabi na rin sila ng in advance. And we're quite fortunate enough na kung saan na pag maganda talaga yung nangyari, everybody happy. Or except for some as well, di ba? Hindi naman natin sila din makokontrol. Ayun lang naman ho yun sa akin. Sa ngayon, mga boss, I strongly advise, abang pa rin ho tayo ng update from them. Okay? Mas mainam na rin ho talaga namang gagaling sa kanila kasi ito, tantsahan lang ho to. Ang ginamit ko dito, tantsameter lang. Maraming salamat po kung umabot ka ho dito sa minuto na to. Punta ho tayo ng shoutout section. Okay? Maikli lang naman to kay Ken de la Rosa at sa misis niya na si Roma na at sa baby niya sa Christoph. Kay Wency Valiente, Mark Lionel Tikis, Jan Roel Domugho, Ivan Sonata, Rick Yambao, Ezan Suiza, Christian Kapati, Baste Pigeon Sports, Chona Parandang, Paulo Francisco, Christopher Alising, JR Delphine, Ramon Zabala Bautista, Luna Rose Navalta at sa asawa ni James Paulo Navalta, Sad Niku from Gisan Kingdom, Saudi Arabia, Jan Mark Almoreda, Almar Alin Sonorin at kay James Kenneth Beltran. Ayun nga po, mga boss, maraming salamat ho at sa pakikinig ng Ebas ko. Munting paalala lamang ho sa inyong lahat, okay? Wag na wag ho kayo magbibigay ng seed phrase kahit kanino. Okay? Naglay pa na ho talaga yung scammer. Ako po, Diyos ko. Meron nga rin ho palang i-share sa atin yung isang subscriber natin na may kumakalat na fake na website. I strongly advise na make sure na legitimate ho yung mga mapupuntahan yung website before connecting to your wallet. Ayun nga ho, wala na ho akong ibang maiebas pa. Antabay lang ho din tayo sa mga ibang update pa. Hanggang sa muli, kita kits!